A few moments later. Hi guys, nakauwi na ako and update ko lang kayo. Ito yung after surgery. Ito yung 8 hours after ng surgery, guys. Medyo nararamdaman ko na yung sakit dito sa my cheeks. Pero hindi naman super sakit, guys. Kung i-rate ko siya ng 1 to 10, siguro mga 1 lang. Ganun. May anesthesia pa naman siya. Or on ice lang talaga. Siguro mga the following days, mas titignan natin kung mas mamamaga siya. Hi guys, update. This is day 1 after ng surgery. So, ito na yung situation ng face ko, guys. One day after. Ayan. First day ng surgery. Ayan. Kung mapapansin nyo, guys, dito magana siya, oh. Itong part na to. Pero yung pain, guys, wala akong nararamdaman na pain. Kasi, iniinom ko naman itong mga nireseta na gamot ng tama. Ayan siya. Pero yung pain, as in, wala akong nararamdaman. Tsaka more on ano ko, guys, cold compress yung sa ice dito. Ayan. Day 1, hindi pa siya ganong maga, pero titignan natin sa the following days. Ito yung mga gamot. Bale, yung gamot na tinitake ko is tatlo lang siya. Yung dalawa is every 12 hours, and then yung isa naman is every 8 hours siya for 3 days. Ayan. Tapos yung isa na every 12 hours is 7 days siya. Yun yung Co-Amoxiclav. Sabi yun. So yun, 7 days ito takes to, guys. Itong Co-Amoxiclav. Ayan, every 12 hours for 7 days. Tapos, yung isa naman is itong Naproxen, every 12 hours din to for 5 days naman. Then, yung pinakalast one is itong tranexamic acid. Sana ba yung tranexamic acid? Ito. So guys, sa tranexamic acid is every 8 hours siya for 3 days lang. Ito. And then, every time na kumakain ako, nag-gargle ako ng Betadine gargle. Kasi yun yung advice. Pinagpapawisan ako. Grabe guys, kakaligo ko lang. Kahit na naka-aircon, ang init pa rin. Tapos yung tahi pala guys, is sobrang liit lang talaga ng tahi niya dito. Hindi ko kasi masyadong mabuka pa. Ewan ko kung makikita nyo. Try natin i-zoom ha. Ayun guys, oh. Ah. Tapos dito sa kabila. Ito, hindi ko alam kung saan na ano to. Pero nung nag-surgery ako, may nararamdaman ako na parang may nahihiwa dito sa ganito ko. Or sa sobrang banat lang talaga ng pagkanganga ko. Kaya na ano. So ayan guys, update ko ulit kayo for tomorrow. This is day 2 after ng surgery. Kung makikita nyo, mas magana dito sa my right side ko. Ayan guys. Hindi na siya pantay. Para na akong may beke dito sa part na to. Pero kung titignan, parang masakit siya. Pero wala akong nararamdaman guys. Yan. So ito yung pang day 2. Ganito siya kamaga pag day 2. Yan. Mas lumobo na yung dito. Pero dito guys, hindi masyadong namamaga eh. Dito talaga sa my right side. Kasi sabi ko kay Doxy, sabi ko dito po sa my right side ko, Doc, dito yung parang mas chubby compared dito sa my left side. Ayan, sabi niya mas marami daw akong taba dito. So ito yung pang second day ko guys. O diba, sobrang maga. hindi ko makatawa. Medyo maga na siya. Baka pang third day guys, baka mas maga pa. Ganyan siya kamaga. Makita naman natin day by day eh, yung improvement. Siyempre, nasa healing process pa lang ako. Kaya, makikita natin after 1 week, ganoon, kung lumiliit na siya ng lumiliit. Hi guys, update. This is day 3 after ng buccal fat surgery. Mas maga talaga dito sa my right side compared dito sa my left side ko. Okay. Ayan yung third day. Para na akong may beke. Ayan.
Hi guys, this is day 4 after ng surgery. Ayan, as you can see, hindi na siya ganun kamaga. Dito rin sa my right side ng chicken scoys, hindi na rin siya ganun kamaga. Ayan, pang day 4 guys, medyo nag-subside na yung swelling niya. Ayan, compared kahapon, di ba? Ayan. O, di ba naka-excite yung result? Natutuwa ako guys kasi, aray ko. Hindi na makatawa. Natutuwa ako kasi nga, ayun, medyo nag-ano na, medyo lumiliit na yung face ko and nagsusubside na yung swelling. Hindi na siya ganun kamaga. Yan. Compared kahapon, pag tumaglid ako ng ganito, pag naka-side view ako, kita dito talaga yung pamamaga. Oh. Yan. Update lang for today, day 4. Yan siya, guys. So, siguro naman mga day 7, okay na to siguro, guys. Talagang wala na siyang pamamaga. Though yung tahe is nandito pa rin sa, meron pa rin namang natirang tahe dito sa may loob ng magkabilang chicks ko. Pero itong tahe kasi na nilagay guys is nalulusaw siya. So bukas guys, update ko kayo ulit. Hi guys, this is 5th day after ng surgery. As you can see, unti-unti nang nawawala yung pamamaga niya. Ayan. Kapag sa harap guys, sa front, itong left side kasi mas hindi siya mag-compare dito sa my right side ko. So dito sa left side, kung makikita ninyo, unti-unti nang nawawala yung pamamaga rin niya, as well as dito rin sa my right side. Pero ngayon dito sa my left side, kapag titignan, mas visible na yung parang contoured, yung pagka-contoured niya. Ito guys, ito nakikita ko na yung parang pahati na pag ganun. Pero dito guys, ayan, hindi na siya ganun kamaga, di ba? Compared sa ano, mga nakaraang araw, ganyan. Medyo mabilis din pala yung healing ng ano, no, buccal fat surgery. Parang rhinoplasty rin. Pero iba-iba naman tayo ng ano, ng healing process. Dapat sinusunod natin yung pag-inom ng gamot, yung tamang oras, ganun, and alagaan talaga natin after surgery. Yung kung saan man tayo nagpa-surgery para mas mabilis yung ano, healing process. Tsaka syempre, uminom tayo ng gamot and sundan natin yung mga instructions na binigay sa atin ng clinic or ng doctor. So, it's nakakatawa kasi unti-unti nakikita na natin yung improvement. And ako, nakikita ko na improvement kasi pag tingin ko sa salamin kanina, eto o, oh, yung pagka-contoured ng face, kita ko na guys. Dito kasi medyo magapa siya eh. Though, habang tumatagal din naman, siguro the following, ano, the next day, ganyan, mawawala na rin tong, ano, yung pamamaga niya. Hi guys, update! This is 1 week post-op. Ito na yung pang 7th day ko after ng surgery. Yan. Tinatan naman sa my left side. Tinatan yung sa front. Yan, kung mapapansin nyo, as in parang wala na talaga siyang, ano, wala na siyang maga. Sobrang bilis ng healing process, guys. In just 1 week, pero hindi ko pa rin masasabi na totally healed na siya kasi medyo may na-feel pa ako dito na paghahawakan, parang hindi pa talaga siya okay sa loob. So, ayan guys, 1 week pa lang, kita ko na talagang result. What more kapag sa susunod na another week? So, ang gumawa pala sa, ano, sa may chicks ko, yun nga si Dr. Sweko, ayan. Thank you so much kay Doc. Sobrang bait ni Doc. Pati na rin yung mga staff nila, Doc. Thank you so much po, Doc C. Kung gusto rin yung magpagawa, guys, or gusto rin yung magpatanggal ng ano, buccal fat pad din sa mga chubby chicks dyan, ayan, kontakin nyo lang si Doc dito, ayan. Ito yung Facebook page niya. Mag-message lang kayo sa kanya, guys, kasi si Doc is nagre-reply talaga siya. And siya talagang gumagamit dun sa Facebook page. And siya talaga yung nagre-reply. Kaya, kung ano yung mga concern niyo, kung ano yung mga gusto nyo paggawa sa kanya, like rhinoplasty, yan, buccal fat, or chin, or breast, basta anything na cosmetic surgery, message nyo lang si Doc. So sa recovery ko guys, is wala talaga akong naramdaman na pain. As in talaga. And kita ko na agad talaga guys, tingnan nyo. Oh, diba? Ayan yung pagka-contoured niya dito. So, ayun lang guys for today. I-update ko ulit kayo sa pang 2 weeks. Then, sasagutin ko rin yung mga questions ninyo. Kaya kung meron kayong mga questions about dito sa buccal fat surgery, pwede kayong mag-comment and then sasali natin yan sa next vlog. Wait na lang ninyo yung 2 weeks post-op ko.
So, kung hindi pa kayo nagsusubscribe, please do subscribe. And kung mahilig kayo sa mga ganitong content, like mga cosmetic surgery and sa mga skincare. Follow niyo ako dito guys sa Instagram. Hope to see you on my next vlog. Bye! Thank you for watching and happy healing to me. Yan. See you on my 2 weeks post-op. Bye! Here. My buccal fat surgery. Oh, 나로 안겨.